sabi sa experience ko ng ibang love teams, hindi na nag-grow yung character sila at ang dami nilang limitations. Tatlong love story siya, pero hindi siya episodic, meaning interconnected love stories. And yun, we created this story about a group of Gen Zers or Zoomers and their love stories na nag-i-interconnect because yung characters sa bawat love story nakakakuha ng isang button pin, isang traveling button pin na may message na medyo resonant or nag-reflect sa kung anong pinagdadaanan niya sa kanyang love story. Would you rather na yung real ay nasa real din? Kasi pwede nila magamit yung ano, 'di ba, yung real life experiences or emotions nila pagdating sa pagpapakilig ng audience nila. Mas gusto kong paniwalaan yung Korean setup na you can be paired with any other actor. Kasi sa base experience ko, may mga few exceptions like Atniel siguro and Liz Kenwatabi, pero mga ibang love teams, hindi na nag-grow yung character sila at ang dami nilang limitations because nakahon sila sa kung ano yung expectations ng fans. So pwede namang i-pair point kayo sa iba. Hindi naman nagmamatter yun. Yun, so parang feel ko dapat doon napapunta. I mean, sa Hollywood naman walang ganun. Kahit naman si Bennifer, kinasa lang sila in real life. Diba? Pero flop naman yung mga movies nila together. Pero sila pa rin. Pwede ko naman ganun. Tsaka si Andrew, si Drew Barrymore at si Adam Sandler. Diba? Hindi naman naging sila. Pero kung tuwing pinapanood mo sila, parang kinikilig ka sa kanila. Or si Emma Stone and si Ryan Gosling. Diba? Parang ganun. May ganun. Pag naging real yan, wala akong magagawa. Kasi alam mo, mga mabagets, mapupusok. Pero sana there will come a time na ma-realize nila na even if real tayo or hindi, we can still thrive as a love team. Ano yung forecast mo dun sa mga love teams? Feeling ko like KoDrea, they're the next big thing. Si Kobe Brown and si Andy Abaya. Because they're young. So in other words, they're young, moldable. Ang term ko. Dami pa lang pwedeng gawin. I see a young Gerald Anderson in Kobe Brown. Ganun-ganun siya yung excited, yung very eager to learn. And that's how Kobe is right now. Si Andy Abaya, because she's petite, gusto ko siyang bigyan ng challenge. She can be a mixture of Julina Magdal meets Nora Honor. Wow! Kasi she sings and she acts really well. And so she can really aspire. Bigyan na yung big Nora Honor, Julina Magdal. She can aspire to be that. And then si Richard Duan, of course, ang ina-aim naman ni Richard is regional work as host because he used to host for Singapore, Hong Kong before. But right now, kung ina-aim niya yung regional, go siya, mag-Kim Soo-yun siya doon. Pero here, maybe he can be the next Lucky Manzano because Lucky is a host of ABS-CBN shows, variety shows, talk shows, but he also stars in rom-coms before with Ann Curtis and even teleseries. Si Amanda, she's really a surprise to me because syempre ang perception ko sa kanya mayaman ko niyo social model. I mean, she's a rap model from Mercator, she's a politician's daughter, pero yung hindi alam ng tao sa kanya, so parang unintentionally funny niya. She's very charming na nalaman ko lang during the show. Syempre hindi ko to nalaman during in-depth interview kaya iba yung character niya, mas more of yung kung ano yung advocacies niya, but nung nakilala ko na siya sa set, she reminds me actually of Sandara Park. Yung cute. Natatawa ka without her being intending to. Dahil medyo may krum-krum. Medyo yung sabaw niya. It's so cute and so fun. Kaya sabi ko kay Amanda, kasi may bag. Usually kasi pag ganong girls, usually they have to play the boba type, diba? Or the Rufa May archetype. Mga ganon. Wala pang yung parang katulad niya kung may gag show lang. I mean, she can gag show and uso pa yung mga comedy series. But feeling ko mag-trive siya sa mga variety and talk shows, feeling ko, and reality shows. And then si Chico Alicaya, ang gwapo ng rehistro on camera. Like, I was so surprised. Akala ko may hirapan ako sa kanya, pero siya yung na-special mention siya ng isang boss when nung napanood niya yung ano, na parang ang ganda ng rehistro, ang laki ng in-improve. So all he has to do is really study Tagalog dahil ang thick ng Visayan accent niya. Samuel B. ang ini-aim ko for him. The heartthrob who can act. And then si Gail Banawis, for me, is like my Lynn Dizon who can sing. I mean, she sings,
But Mylene Bison kasi, she also started in a love team with Bojo Molina in Gimmick. And then eventually, she developed into a fine actress. She did some independent movies, diba? One best actress in those movies. Hindi siya nawawalan, whether kontrabida or bida or support or ano. Feeling ko yun yung strength ni Gail eh, kasi magaling siyang artista. In fact, I'm encouraging her to audition in independent movies kasi feeling ko magta-thrive din siya doon. Si Ralph Malibunas, peg ko talaga sa kanya Marvin Agustin. Kasi yung talaga yung, like Marvin, he was also a working student. He used to be a nanny in France, an OFW. Tapos parang same vibe sila in a very light, very comedy, pwedeng drama. Tapos Kenkoy, tapos nag-ho-ho siya ngayon sa Paya Channel. Si Marvin doon sa MTV. So yun yung mga nakikita kong career pegs for them if they want to have pegs. But they're unique. They can really parang build their own path or their own career.